kabayan, ka-farmers. Okay, gabi na tayo, naabutan tayo ng gabi, no. Ito na yung buto ng sitaw na binabad ko. Ito, may tauge na siya, oh. Natanim ko sa ngayon kasi hapon yung gabi. Pag-gabi yung low tide, tinatanim ko siya. Hindi ko ito maubos, bukas na yung iba. Ito, nakatawag yan, ayan, magsarap itanim yan kasi kinabukasan lalabas na yung ano niya, lalabas na yung udlot o dahon ng ano ng sitaw. Madali lang, hindi ka magantay ng 5 araw kasi binabad natin sa tubig. Iyon yung sikreto sa pagtatanim ko ng mga buto-buto na mga gulay. Hello kabayan, mga ka-farmers, mga parekoy. Iti-check natin, no, yung tinanim nating sitaw o string beans nung 26 ng gabi. Ngayon, 28 ng umaga. Tingnan natin, oh. Oh, yan mo. Ang bilis nga tumubo, lumabas, no. Kasi, pinatawagin natin siya, binabad siya natin ng tubig ng 1 araw sa isang gabi. Tapos, bago natin tinanim, oh. Ano pa lang? Pangatlong araw. Ngayon, balis, 26 ng gabi, 27, 28 ng umaga, mayroon na kaagad. Kasi pag hindi natin binabad yun, nako, 5 araw yun bago lalabas. Lalo ngayon walang ulan. Oh, buti kayong umaga, nag-ambon din. Oh, di. Loso. Yun, mas maganda pag nakatawagi yung itatanim natin na gulay. Yung seeds niya, okay. Sundan na lang natin to kung ilang araw to. O, kailan naman to aakyat. Lagyan natin ng stick dyan para gagapangan niya. Hello, ka-farmers, gabayan. So, ngayon natin nabalikan tong kung ano. Yung tinanim ko na sitaw. Ito, ito na siya. Hindi ko pa nalagyan ng bahay. So, baka sunod na araw, ano, kasi busy pa. So ito na, malaki na, no. Mahaba na yung ano, may gumapang na nga, oh. Oh, so ito yung tinanim ko na sitaw, di ba? So magantay lang tayo kung kailan tayo ang ilang araw tayo makaharvest dito mula sa pagtanim. So ito na yung kuan sitaw, yung kasama din doon sa ano, sabay-sabay ko. Sabay ko sa pagtanim. Dami ng gumapang dito. Hindi ko pa nga nalinis yung puno. Oh. Malaki na, di ba? Abangan na lang natin yan. Mga ka-farmers, ito na yung sitaw, no? Mabahaba na yung ano ng sitaw natin, oh. Gumapang na siya. Mga ilang araw na lang siguro o linggo, may bulaklak na to. So abangan na lang natin kung kailan tayo makapag-harvest nito mula sa pagtanim natin sa sitaw. Update natin yung sitaw, mga ka-partners. Mga bayan, oh, mahaba na yung ginapangan ng sitaw. Kaso hindi pa nagbibigay ng bulaklak. Baka next week magkaroon na to ng bulaklak. Kasunod yan, bunga na niya. So ito na yung sitaw natin, no. Oh, ito. Kalalagay ko lang ng fertilizer kanina kasi umulan.
Hello mga kabayan, mga ka-farmers ko. Update natin yung sitaw, no? At tinanim ko nung April 26. Hindi ko napansin. Namulaklak na pala. Ito. Ngayon, April 26 tinanim. Ngayon, May 28. Ito na yung hitsura niya. May bulaklak na. Saka itong bulaklak, may dala na ng bunga. So, mga ilang araw na lang o linggo. Antayin natin, makaharvest na tayo nito. Malalaman natin kung ilang days talaga yung sitaw mula sa pagtanim. Makagulay na tayo at makapagbenta. Abangan lang natin mga ka-farmers, no, mga kabayan. Update lang natin ka-farmers, no, kabayan. Yung sita na tinanim ko April 26 pala. Ngayon June 1. Oh, ito. May bunga na siya. 37 days mula sa pagtanim ng sitaw. Ngayon ilang araw na lang ibilangin natin, makaharvest na tayo ng sitaw. At malalaman na natin kung ilang days mula sa pagtanim hanggang makaharvest tayo ng sitaw. Abangan na lang natin mga ka-farmers, mga kabayan. Okay. Hello, update natin mga ka-farmers, no, kabayan. Yung sitaw na tinanim natin, i-update ko yung ano na siya ngayon. Uy, may malaki ng bunga ito, pwede nang gulayin. So ngayon pwede nang makagulay ng sitaw, pero pa isa-isa pa yung bunga, hindi pa talaga yung full harvest o full bloom niya bunga. Baka next week magkaroon na tayong maraming bunga nito kasi may dala na siyang maraming bulaklak o maliliit na bunga. Ngayon may makuha na tayo na ilang pirasong gulay, makalauoy na tayo, makagisa, makaadobo na tayo ng sitaw kasi may bunga na siyang paisa-isa na malalaki. So ito, pwede na rin ito gulayin, oh. Okay, may idea na tayo mga ka-farmers. Ilang days mula sa pagtanim ng sitaw. Bali, tinanim to April 26. Ngayon, May 26, nag 1 month siya. Ngayon, June 3. Okay, ilang araw na lang. Maka-full harvest na tayo. Pero sa araw na to, makagulay na tayo. Bali, ilang days. Bali, sa 38 days. Sa 38 days na mura pagtanim natin ng sitaw, makagulay na tayo. Kasi may paisa-isa ng malalaki na makuha. So, ma-idea na tayo ka-farmers, mga kabayan, mga parikoy, kung plano nyo magtanim ng sitaw. Mga 38 days. Umpisa na tayo makakuha ng gulay, panggulay na sitaw. Pero i-update pa rin natin uli yung mga yung full bloom o full harvest na talaga, yung marami ng bunga. Kabayan, ka-farmers, mga parikoy, mga marikay, kumusta kayo dyan sa biyahe ninyo? Kumusta kayo sa dagat? Sana walang alon para maganda, masaya. Mga ka-farmers, okay, balik tayo sa sitaw. Nakinuha ko ng video kahapon, no? Sabi ko makagulay na tayong sitaw kahapon. Ngayon, di na talaga pwedeng palagpasin. Kahapon lang, tapos ngayon, magpipitas na talaga ako ng sitaw kasi ito, medyo malaki na.
ko, hindi na pwedeng palagpasin pa to na isang araw kasi kinabukasan medyo malaki ng buto nito. Tsaka hindi na pwede i-stack ng matagal kasi mga ano to kapag na mahihinog. Kaya kahit pa isa-isa lang muna, pag na-harvest to, pag naipon, medyo madami-dami na rin siguro. Okay no? Bali, ilang days? 39 days, April 26, ngayon, June 4, bali 39 days, harvest na tayo ng sitaw. Umpisa na to, sunod-sunod na to ka-farmers. So, ngayon, alam na natin, 39 days, makapag-harvest na tayo ng sitaw mula sa pagtanim. Nakalamang lang tayo ka-farmers, kasi yung tinanim kong buto na sitaw, pinatawag ko, pinabad ko sa tubig, diba? Kita niyo yun. Kasi pag diretso, direct natin tinanim yun, di natin binasa, di natin pinatawag nadelay tayo ng mga ilang araw nito bago ito mga makapag-harvest. Siguro, baka 50 mahigit, 50 days mahigit to bago makapag-harvest pag tinanim na kaagad natin yung buto. Kasi yung lamang na tayo noon pinatawag kinabukasan, may lumabas na kaagad na ano, buhay na kaagad yung sitaw, tumubo na kaagad, di ba? Pero kung natural lang yun, wala pa, mga limang araw yun bago lalabas yung ano niya, dahon niya. So, okay, alam na natin. May naisira na ako sa inyo, ka-farmers, kung ilang days. Mula sa pagtanim ng sitaw hanggang sa pag-harvest. Okay, okay, okay. Thank you very much. Pakishare na lang ka farmers para yung iba. Kung balak o plano lang magtanim ng sitaw, makakuha sila ng idea kung ilang days ba talaga ang sitaw. Ang pangalan pala ng sitaw nito ka farmers, Bungga Kaday. Bungga ang pangalan ng sitaw na to.